In part 2 of our conversation with Mr. Zernan Mataya, we pick up on one of the most important things he said in part 1. To spread the love and light of a positive outcome to whatever clairvoyant visions he might get. Events are fluid and can still be changed. He shares the visions he got about our situation with COVID and the message he got for 2021. We continue our enlightening discussion about aliens, religion, and Jesus. Enjoy. Spread the love and light. Yun ang gawin natin. Huwag kang mag-feed na sa mga negative energy sa online. Kasi pinifeed mo lang yung energy na to. Totoo. Na pwedeng mag-manifest into a grand scale into war. Hindi ganun. Kapag light worker ka, kapag sensitive ka, focus ka sa love and positivity. Yun ang mensahe ko. Kaya hindi ko ganong pinupost yan. Magkakaroon ng war. Di ba ganun yung iba? Oo, totoo. Isipin ka agad. Hindi ganun ang message ko. Focus on the opposite. Kasi tayo ang gagawa ng future natin at ng reality natin. Pero yes, pinakita sa akin yan. Sir, so paano? Parang message siya na dumating. Actually, yun nga, may ramen ko kwento na minsan may parang, yun nga, na-mention nyo sir, na may download. Minsan may mga download of the information na hindi mo alam kung saan galing or kanino galing, pero meron. Nagpapatong, ba, nakikita kita, kausap ko, biglang, bakit napunta ko dito? Tapos, kita pa rin kita. Pero may another image na pumapatong sa harap ko. Ito, alimbawa, yung pandemic. Sige, discuss na rin natin. Kasi vision niya, di ba? Ang unang message sa akin noon is, it's time to go home. That was before March. Sabi ko, go home? Ano yung pumunta ako sa langit? Lord, kukunin niyo ba ako? Nagpunta ako ng ano, natakot ako, nagsimba ako kay Padre Pio, nanghingi ako ng protection. Uh-oh. Alam mo, sumunod doon is lockdown. Pinapauwi ako sa Quezon. Oo. Sumunod doon is, nakita ko na naman, nasa hagdan, may bumababa na si Kamatayan sa Reaper. Tapos sabi niya, it's harvest time. So ano ko yun? Di parang maraming mamamatay. So meron naman, hindi, pero hindi ganun ka-grand. Okay. Pagkatapos sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Kasi marami akong plano eh. May nabubupa akong showbiz ka rin dati. Eh, nakuha ko sa gym eh. Sabi sa akin, do nothing, survive this. Ah, okay, sige, survive. So di ako naglalabas, ayoko magkasakit eh. Uh-oh. Tapos nun, itong year na to, sabi ko, ano ang message? Kala ko tapos ng pandemic eh. Ang sinabi kasi sa anak ko rin sensitive, aabot ng 100,000 by October at bababa na pagtapos. Akala ko tapos na. Nag-start ulit itong year na to, ang message sa akin is, repeat. So, kaya anong sinabi pagdating ng March, naka-uwi na ako ng Quezon. Di ba nga, nag-lockdown ulit? Uh-oh. Dumami na naman. Correct, harvest correct. Time. Ano nangyayari ngayon sa Alamin Manila? Na daming patay. Tingnan mo yung mga condolences and RIP sa sobra. Wa, nangyayari sa India. Sobra, di ba? Oo. Survive this. Ayan. So again, hindi ako nagsasabi na ito na mangyayari. Ayaw kong sabihin magiging parang India tayo. Pero ang message yung binigay sa akin, pwede para pag-ingatin ako. Okay, sinasabi ko sa iba, mag-ingat din tayo. Huwag niyong baliwalain yung threat kasi it's there. Talagang it's totoo. Oo. Oo. Survive this. Yun ano sa akin. Repeat, imagine mo, repeat ang repeat message. Nga, repeat nga. Repeat nga. At lang. Worst, di ba? Ayan. Grabe yung nangyayari. And dyan na nga yung India, sir, na strain eh. So, kailangan talaga mag-iwas ngayon. Talagang ayun nga. Ay, totoo naman, I feel safer dito kasi sa Quezon. Kasi sa Manila yung mga bargada ko. Kaibigan ko, nagkakawan, buong pamilya, tatlo sa pamilya, apat sa pamilya. Ang delikado yung mga matatanda talagang. Matatanda, totoo. Rest in peace talaga sila. Parang sa feed ngayon sa Facebook, every day meron kang iko-condolence kasi may namatayan talaga eh. Ayoko nga lang talaga sabihin na gano'n. Kasi ayoko yung dinudumog ako ng basher at saka ng, yes. Napaka-negative mo. Ano. Oh. Pero pag ganitong discussion, well, take it or leave it. Yun ang sinabi sa akin. Maniwala ako sa hindi. Oh. Oh. Pero nandyan na yung threat eh. Seryosohin. Survive saka, this. Yung talaga. Totoo. Sir, may isisegue ko lang ibang... kung may question kayo, Sam, JJ, let me know lang. Question lang kay Sir Zernan. Ako lang, sir. Siyempre, mga out there ang aking naiisip. With regards, sir, to extra-dimensional or extra, let's say extraterrestrial, para mas maintindihan ng iba, na beings, meron ka rin ba, sir, na experience na gano'n, given your skills? Oo, yun nga ang aking parang, paano ko i-reconcile itong mga higher dimensional beings at saka mga extraterrestrial na nakikita sa third dimension natin. Oh, 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 oh. When I was in elementary kasi, interested din ako sa kanila. Tapos nagkataon na
one time, biglang lumiwanag yung backyard namin sa hindi dito sa bahay na to, sa pagbilaw pa yun. Ako, ano yun? Nagliwanag yung likod bahay namin, tapos parang ganun. Hindi ko siya inabutan, nakita ko lang streak of light. After that, nagsisigaw yung aming kapitbahay. Kasi may dumaan daw na malaking bumbilya na pagkaliwa-liwanag. Ako, hala, yun na, sayang, hindi ko inabutan. Uh-oh. But I get to experience yung feeling at saka yung residue ng liwanag niya. Yes, oo. After 1 week, dumating yung aking pinsan na nagpapare sa San Pablo City. Sabi niya, barbero tatay ko, nakikinig ako sa usapan nila. Sabi nila, tito, ilan merong bumaba na parang spaceship sa Rizal Mountain. Umakyat kami ng seminaryo, nakita namin, naggumanon sa bundok, bumaba, nagliwanag yung buong lugar, matapos umakyat ulit at umalis ulit. Naalala ko, yun yung same time na may dumaan sa bahay namin na light. Ilaw. Sabi natin yun na light. Oo. So, meron talaga. Tapos, kung i-explore mo itong mga theory na to, kay Zechariah Sitchin, itong mga Anunnakis, kung gusto nila na, di ba? Pwede nila explore yun. Kasi sa Bible, sinabi nila, wala namang word na God na original eh. It's Elohim. Elohim is plural. Ang interpretation ng iba, oo, magkaiba ng interpretation ng church at saka ang mga researchers. Ang Elohim is plural, ibig kasi ang singular nila is Eloha. Let us create man sa image niya, us. So sino yun? Sabi, si God daw may kasama kasi Holy Trinity. Pero totoo, is Elohim sila, it's plural. Ang ibig sabihin ng Elohim, those who come from the sky. So gods ba sila talaga? O tinuring lang natin silang gods dahil sa advance ng kanilang technology? Ayan, medyo nakakatorta ng utak. Oo. Paano mga nire-reconcile, di ba? Given that, kasi ito, meron kaming, again, tatanong ko, babalik ko sa iyo yung tanong, sir. Pero ako personally, alam naman nila to, ako non-practicing Catholic. Pero, okay. I mean, I believe in a higher being. It can be whatever it is, pero I believe in a higher being. So, may nakausap kaming girl, yung sa Denmark nga, na light worker, light bringer. Siya, nire-refute niya lahat ng hindi man nire-refute. Sabi niya, yung nasa Bible, hindi yan ang nangyari. Yan na lang ang nasulat for her. Again, this is her interpretation and belief. Pero, given na parang feeling mo hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala kay Jesus, pero nagkaroon siya, nung may kinakwento siya about parang a vampiric creature biting into her, lumalabas na yung kaluluwa niya, nakahawak na daw siya sa ulo niya kasi patay na siya technically, humingi siya ng tulong kay Jesus, kinuwento niya sa amin. So, again, this would sound weird for some people. Again, open mind lang tayo. Dumating si Jesus at tinulungan siya. So, parang for me, for a person na sinasabi mong yung nasa Biblia is kakaiba, pero naniniwala ka pa rin sa Diyos. So, given that, okay. Sa inyo ba, sir, ano yung... again, we can cut this out kung ayaw yung baka ma-cancel ka o baka ma-bash ka. Hindi, okay lang to. Ako magsasalita lang, not as a Christian. I am a Christian, pero magsasalita ako, hindi bilang isang Christian. Sabi natin isang researcher natin para i-reconcile ko itong ito. Sabi natin, si Jesus Christ is also a light worker. Yes, nagpunta rin ito para tulungan tao sa ascension. Okay. Including Muhammad, Buddha. Ang nangyayari, yung mga tao, sinasamba sila, ginagawa silang Diyos. Again, I'm speaking not as a Catholic or as a Christian, but as a researcher. Okay, sa paranormal. So, ganun ang nangyari. So, ito, mga nasa fourth density beings to na gumabay sa atin para i-direct tayo sa mas tamang direction. Kasi tayo, hindi nakakaalis sa third density o sa mas mababang frequency. We need to evolve. Yung consciousness natin, kailangan tumaas. So, kapag hindi ka tumataas on your own, babalik sila dito. Jesus Christ, yes, guide yan eh. Itinatawag ng mga guides natin. Pwede silang tawagin talaga. Anong mga angels? At pwede mo silang, may power sila over that. Kapag kumuha sa'yo is isang being na nasa fourth density na mataas ang rank, kailangan mong gumamit talaga ng ala Jesus Christ na level para mapaalis sila. Tumawag din ako nun eh. Okay, angel lang dumating eh. Anyway, isat aside ko muna yan. Sige. Para i-reconcile lang natin yung thought papaan natin, yung religion. Ang religion, sa totoo lang, yung nakasulat sa Bible, pwede mo explain yung mga nangyayari doon sa science, sa word ng science. Kaya lang, ang observation ng mga nagsulat na yan, wala silang ganung word eh. So, meron ba silang advanced technology na word? No. Magic, hindi. So, it's the work of God. Kasi yun lang ang vocabulary at alam ng experience sila. Sabi natin yung mga flying chariots kay Ezekiel.
Kung titingnan UFO. Mo yan, di ba? Na, yeah. UFO. Paano pag dumatating ang Diyos sa Mount Sinai? Fire. Dumadagundong. Tinan mo ang spaceship, paano dumarating ngayon? Yes. Hindi kaya pareho, ito tanong ko lang, hindi ko ko-confirm, hindi kaya pareho sila ng tinutukoy? Ng mga ibang extraterrestrial beings ito na dumarating with their, yung kanilang sasakyan. Ships, oo. Kasi dumadagundong, hindi ka pwedeng, sa kanila, hindi ka pwedeng tumingin. Oo. Yung pillar of light, yung nahawi, yung, at, pa, walls of Jericho, bakit ito gumuho using trumpet? Eh, that's ano, technology ng frequency yan eh. Pag frequency, todo yan, ilagay mo yun sa wall, guguho talaga yan. Eh. Yung sabi natin, in-explain ang Bible sa language ng religion o sa time na kayang ipaliwanag ng mga taong iyon. Correct. Pero ang question is, God ba talaga sila nagpakita? Mga, o talaga mga advanced beings lang sila? From mga extra ano, terrestrials or ibang dimensional beings? So sila na, yung mga nakikinig sa atin, sila na mag-research. Magandang point yun, sir. Actually, napag-usapan namin yan is, sabi namin, it's very possible na si Christ was, again, he was sensitive. He was very sensitive. And possibly yung apostles, sensitive rin sila for them to be, parang ganito, I mean, kayo, may group kayo, nag-form kayong group kasi alam nyong meron kayong mission eh. Alam nyong meron kayong goal to enlighten and again, baka to support the ascension eh, diba? So, posibleng ganun sila Christ. And sabi nga namin si Mary, Mother Mary, malamang, ano rin siya, sensitive siya, nakakita siya ng being of light eh, diba? Visit her, so possibly ganun eh. Yeah, at saka si Jesus Christ, yung kanyang ability sa research ko, hindi yan natural. May natural gift na siya, pero kailangan i-awaken ulit. May nagturo sa kanya, may mentor siya. Meron siyang years na walang dinasulat sa Bible. Correct, oo. Mga essences yung nagturo sa kanila, sa kanya. Oo. Tinuruan talaga siya. Kasama si Juan Bautista nga ba, nakalimutan ko, but I have that book. Doon diniscuss kung ano, paano siya tinuruan ng mga miracles, lahat-lahat, anong gagawin, ano yung purpose niya, anong mission niya sa buhay. Yung sabi nga, once you reincarnated dito, sa na-reincarnate ka dito sa field natin o sa dimension, malilimutan mo lahat. So, kailangan kang gisingin ulit. Mm-hmm. So, nag-training ulit din siya. Isang book na nabasa ko is, ginagamit ng mga tinghero to eh. Mm-hmm. Si Jesus Christ, itong pwede ka nang ano, tumutong sa dahon kasi ginawa ni Jesus Christ yun doon. Magiging light as cotton ka. So, pag ginamit mo yung mga words si Jesus Christ doon, ganun din ang mangyayari sa'yo. Ginagamit ng mga tinghero yun. Ah, talaga. May meron pang mga papel, di ba? Parang pinalipad niya yung mga papel. Nagagawa siya, nagpo-fold siya ng papel na ibon. Mm-mm. Tapos sinabihan siya na parang, this is a holiday, parang kailangan mangilin. Nadag sa kanon, no? Nandiyan ko na, dahil ko na kasi nabasa eh. Yes, so ang ginawa niya, binugaw niya yung mga ano, papel na ibon. Naglipan at naging ibon. Kapag yung ginawa niya, yung mga words na sinabi niya, magagawa mo rin, na-train ka, magmamanifest na yung papel magiging ibon din. I have that book. Oh, naalala ko na sir sa kwento mong yan. Sam, question ko kay sir after nito. question sila about biringan sir kasi kami rin very interested okay. About biringan. Pero with regards to that sir, yung parang papel na nagiging ibon, merong kaming nakausap from Leyte na yung lolo niya, merong gift, ang tawag nila again, hindi ko alam kung yung tawag term, pero yun ang term nila, orasyon daw. So parang may libro yung lolo niya na may Latin and may orasyon na power. Meaning, kunyari kagaya nun, yung papel, biglang in your eyes magiging ibon siya. Or parang tumutulong siya sa ibang tao, pinapahukay niya sa ground, paghukay nila may pera. Tapos a few days later, yung pera abo na ulit. No? So parang again, that sounds familiar to, similar to what you were saying, no? It's called actually energy manipulation. Yun naman talaga ang purpose natin dito. Energy manipulation. Paano mo i-manifest yung energy mo into something na kaya ng utak mo? So iba gumagawa ng mga rituals. But actually yun ang purpose natin. Kaya nga, mag-ingat ka sa thoughts mo. Nagiging nangyayari. Kala mo lang hindi nangyayari yan. Totoo, totoo. Kaya lang itong mga taong to, kaya nilang speed up yung proseso ng energy manipulation. Out of yung bangig papel, magiging ganito. Oo. Sa mata ng lahat to. Yes, may ganyan na akong nabasang libro eh. Yung Infinitos eh, na libro. Yun nga, pag-create ni Creator, God the Father, yes. May nagpakita sa kanya, nakipaglaban siya sa Infinito. Infinito kasi hindi niya ma-identify itong nilalang na to. Mm-hmm. So sa away nila, kapag ginamit mo yung mga salita nila, mangyayari sa toong buhay. Mm-hmm. Halimbawa, may nag-aaway. Yun nga, nag-aaway na sila.
dumating si Virgin Mary, may sinabi siyang word, alam ko, ganito, blah, 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 blah. Pag may nag-aaway din, at sinabi mo yung word na yun, magmamanifest, hihinto rin yung nag-aaway. So parang power of words talaga, sir, no? Parang may, yes, may special words na... Oh, sabi nila Latin, pero pag pinag-aralan mo naman, hindi talaga purong Latin. Parang, yun nga, depende sa intention mo, paano mo binuha yung word. Oh, actually, depende sa intention. Sabi mo, ang nagpa-power dun is, yung thought mo, yung gift mo, yung ability mo, yung ability mo to manifest yung energy na nasa, yes, utak mo. Oo. Sorry, bago ko ibalik, i-question lang sa biringan, sir. Magandang point lang yan na, again, yung nakwento mo na, isisingit ko lang to kwento, sir, yung exorcist niya, kinukwento niya, noong one time meron siyang in-exercise na entity sa isang babae daw, doon niya lang na-realize yung power of thought. Shinare niya sa amin na power of thought and intention, na parang hirap na hirap siya itanggal yung entity doon sa babae. Tapos iniisip niya lang na, itali ko kaya yung kamay niya. Iniisip niya lang, sir, may intention lang siya. May kontis nagsiscream na daw yung entity na, tanggalin niyo yung tali sa akin, tanggalin niyo. Tapos doon niya na-realize, uy, intention at thought ko lang pala nagmamanifest in that dimension. Energy yun eh. Oo. Wala tayo sa field ng energy. Nasa 3D tayo. 3D is ito, physical. Pero sila, since light being o energy being sila, no, pwedeng energy mo, kung marunong mag-manipulate, tirahin mo na ng energy. Kaya nga, di ba, kapag may pinapatawid ako, nabanggit ko yun na, mag-visualize ako ng white light, pumunta ka doon. Totoo yun. Nagmamanifest yun. Kaya lang, para maging into physical form ito, matagal sa atin. Pero nag-exist na yan. Kasi lahat na nangyari sa iyo ngayon, nag-exist na yan sa mind mo, nag-translate into physical manifestation, it matagal lang. Pero nangyari lahat. Balikan mo lahat ng thoughts mo in the past, lahat yan nangyayari ngayon sa sarili. Kung negative o positive ka, bakit mayaman ka, bakit mahirap ka, bakit may successful relationship mo, balikan mo yung mga thoughts mo. So parang, sir, nabasa niyo ba yung The Secret? Napanood niyo ba yung The Secret? Parang totoo. Oo, alam ko rin yun. So talagang the law of attraction pag inisip mo. Yeah, I mean, yeah, kaya yeah. Itong sabi natin, kaya ang sabi ko, hindi mo kailangan ng mga ritual o ano. Instead na gamitin mo sa mga entities itong power ng thoughts and mind, gamitin mo pa sa ikaw unlad ng sarili mo. Huwag mo nang unahin yung mga magic-magic na yan. Ikaw mismo yung magic na yan. Isipin paano ka makakaalis sa kahirapan, paano ka mag-i-improve as a person, paano ka mag-i-evolve as a spiritual being para naman yung soul mo tumaas din ng ang level. Doon mo gamitin. Adjustment of mindset talaga, sir, no? Yes. Being positive and thinking about doing good for others. Sir, ayun, isisingit ko na. Sir, anong tingin nyo sa biringan? Ano yung, I mean, kahit kung wala kayong experience, kahit theories nyo, parang it's a hidden city eh. Or technically, it's a different dimension. Yeah, it's a different dimension. A dimension yun ng mga, what do you call this? Mga entities na pwedeng yung mga elementals, yung mga engkanto. Yung nga, they're vibrating at a different frequency. Ano nangyayari lang kasi, may mga lugar, halimbawa sa gubat, mataas ang frequency, possible yung presence ng crystals. Okay? O kaya malapit talaga sila dun sa portal. So yung tao na nasa 3D, tumataas ang frequency, nakikita nila ngayon to accidentally. So nagmamanifest, nakakarating sila doon. Possible na naiiwan ang kanyang katawan, ang nakakarating lang yung consciousness nila. Baka hindi niya alam, kasi hindi ka makarating eh. Iba yung frequency nila eh. So impossible na yung physical body mo makarating. Pwedeng himatayin ka. Katulad nangyayari sa akin, no? Nakakarating ako nung bata ako sa dimension nila. Alam ko nangyayari, pero I don't think nakasama yung katawan ko. Oo. Nakuha mo yung... Vibrating at a different frequency to, may portal, napalapit ka, nagkataon na itong taong to na naglalakad, halimbawa sa gubat, tumaas ang frequency, boom, nagkaroon ng conjunction itong dalawang world, nakita sila. At ang daming kwentong ganyan, sir, na yung unang kwentong narinig ko is naglalakad yung lola niya, sa guba, actually sa gubat yon, mapunong area, pauwi daw, tapos for some reason, paglingon niya, puro building na, very advanced na, kumikinang yung mga building, hindi niya maintindihan, lakad lang siya. Sige lang, kahit nakikita yun, lakad lang siya. So may konti, nasa kalye na ulit, andun ulit siya sa kalye na puro puno. Pwede rin ang conjunction mangyari sa two realities. Kaya nga sabi ko, walang isang reality natin eh. Yung napanood natin sa mga movie na nagbabranch out na realities. At it's a possibility. Lahat ng thoughts mo, sabi ni Dolores Cannon, lahat ng thoughts mo nagmamanifest, nagbabranch into different realities. Halimbawa, baka kung nagkaroon ako ng, hindi ko tinanggihan ko yung invitation mo, nagbranch out na yun, merong reality na hindi natuloy ito. Yes, oo.
meron naman na nag-branch out ulit na natuloy ito. Yung dalawang reality na yon, kung ano yung pinakamatindi ang investment sa energy ko, yun na magtutuloy-tuloy, magbawala yung isa. Pero pareho yung nag-exist sa energy level. Minsan, at nag-branch out ang dalawang realities, pareho nagdire-diretso, nagtugma, nagkaroon ng conjunction. Kaya yung lugar, eh sabi natin, bakit ito naging modern? Oo. Biglang balik ka ulit, ayun, nagkakaroon ng conjunction. Nagtatagpo sila. Intersection kasi, talaga. Kasi, may intersection. Nagbabranch out sila, pero eventually, magtatugma ulit yun. Nangyayari sa akin yun, nung alam ko, nagkaroon ako ng vision, titira ako sa Malaysia. May nung nangyari, tinanggihan ng kasama ko yung offer sa Malaysia, nagkasira sila. So, nangyari, bumalik ako ng Manila. Pero alam mo ba, pag bumababa ako ng Robinson's ga, ano, sa Magnolia, bigla na pupunta ako sa Sunway Putra Mall. So that means may dalawang reality nag-exist. Nag-interconnect yung dalawang reality mo. Na pareho pa lang nag-exist yun. Kaya nakita ko sila, hindi ibig sabihin na hindi nangyari, doon ako tumira. Nakita ko sa vision ko yun, tumira ako sa Malaysia. Kaya lang, sa reality ko, hindi yun ang pinili ko. Iba. Pero pareho yung nag-exist. So medyo baka malito sila sa mga theories ko. Parang yung movie yan, sir, na ano eh. Physics, oh. Para yung movie na sliding doors ba yun? Hindi naman same na same, pero yung concept ano, is... Sa Avengers ba yun? Sa Avengers rin meron, oo. Oh. Yung mga different realities. Yes, oo. Matawag. Lahat yan nag-exist. Kaya may iba't ibang universe. Itong reality natin exists only in our universe, but there are multiverses na tinatawag. Yes. Kung gusto nila ng scientific explanation, mag-aralin lang string theory. So medyo nakakakurta ng utak lalo yun. Pero sabihin na lang natin na ito, ang reality natin is only possible in our universe. Hindi lang ito nag-iisip. Pero hindi mo alam, baka may parallel universe nag-i-exist doon, eh, scientist ako, na sa kabila, iba yung anong ko. Uh-oh. At pag nag-alo-halo yun, pero lahat pala yun is nagsasummarize into one higher being. Ikaw pa rin yun. Okay. Eventually, at the end of your journey, makikita mo lahat ng experiences mo in those different realities. Hmm. Segueing to that, so you believe na parang, with regards to past lives or your regression, sir, so you believe in reincarnation to that effect? Oo. Oo. Kasi yan nga yung ating ano ya, parang yung i-correct yung karma mo. Kasi ang soul is forever. Hindi yan, I don't believe, although I'm a Christian, I don't believe na parurusa ang kahabang buhay para sa pagkakamali mo dito. Sa akin is, nandito ka para i-correct mo yan sa susunod na buhay mo para itama. Kasi hanggang di mo na itama yan, hindi ka mag-i-evolve, hindi ka pupunta sa higher density. Kaya nagkakaroon ng paulit-ulit na buhay, paulit-ulit ka kasi hindi natututo yung soul mo. Hindi ka nagigising. Kaya paulit-ulit yun. At ang makakasama mo sa reincarnation, yung magiging problema mo noon. Halimbawa, naging malapit ka sa anak mo, susunod ikaw naman ang anak niya para pagbayaran mo yung kalapitan mo. Hindi pagbayaran, para i-correct yung mistake mo. Yes. Kasi yung gamitin na karma is bad, no? Karma is correction. Kasi ang papatungan niya is perfection of the soul para maging higher being ka. So hanggat di ka natututo, hindi ka gagraduate, paulit-ulit ka. Uh-oh. And you have eternity to do that. Hindi ka ba napapagod, di ba? Hey, ayusin mo na yung buhay mo ngayon, parang ganun, di ba? Pero sir, ulitin ko. Yes. In your, sa mga if ever nagka-regression ka, sir, with regards to your past lives, na-mention mo, meron ka nga before na parang yung feeling mo na sa fake, parang fae, oh, parang fairies na ang past life mo, sir, tama ba yung pag-alam? Parang ito mga elementals, so kasama sila. Oo, parang elemental. Sir, aside from that, meron pa bang ibang na alalang experience or nakikita ko castles and then parang Vietnam or China na memory. Ako may memory ako nito. Hindi to nag-exist tong memory na to dito. Yun, nakikita ko yun. Minsan natutulala ako, sabi ko, teka, galing mo sa ganitong lugar, puntaan ko to, pero hindi to, pero similar to, pero hindi tong memory in my lifetime. So ang hirap, alam mo yun, hindi ko lang paano papalag, parang may namimiss kang lugar na hindi nag-exist dito, pero alam mo, naranasan mo. Yes, oo. Ang hirap. Disoriented, no, sir? Pag inisip mo. Naka-disoriented, tsaka yung feeling nostalgic ka na, sana makita ko itong mga tao ulit to, pero there's no way. It's over. Wala na yung lugar na to. Tapos na to. Sa ibang reality na siya. Oo. Kaya lang, hindi ko na mababalik. So, chine-cherish ko na lang yung ganong memories.
Yes, na-experience ko, naalala ko. At kung pag-aralan ng reincarnation, may mga bata na nakakaalala ng past life nila bago nila makalimutan. Meron nga, may mga kwento. Yes. Oo. Parang maraming, sa Reddit ko lang nababasa to na, parang ano yung scariest story na sinabi sa'yo ng anak mo? So, maraming ganun na kwento na habang 2 years old, habang 3 years old, may sinasabi yung anak nila na, o nung past life ko ganito ginawa ko eh. Tapos by the 5th year, 5 years old, wala na. Kinalimutan na ng bata. No, wala. Kasi nga, hindi discouraged na ng tao. Hindi to, yan. At saka hindi na force mo. Kailangan mo talaga malimutan yun kasi mahirap kang maka ng bagong lesson mo rito eh. Parang grade 1 ka noon, tapos na yung lesson mo, grade 2 ka na mag-focus. Kasi hindi ka makamubol kapag balik ka ng balik sa experience mo sa grade 1. Minsan lang, kailangan mo mag-regress para maintindihan mo ano yung struggle mo ngayon. Kasi minsan yung iba, hindi nila maintindihan bakit. Hindi nila masabi yung problema sa family, ganyan-ganyan. Ay isa pang sana, di ba, bakit masakit lagi ang ulo nila, yung palang kinamatay nila, nabaril sila sa ulo. So may connection minsan, may connection to our current physical feelings, you know, yung past death. May kwento rin sa amin yung Lightbringer na nakausap namin, kwento niya rin. For some reason, may masakit siya sa likod. Tapos eventually, nung nagka-regression siya, ganun rin, na alala niya yung instance na binaril siya at namatay siya sa likod. Iyon. Oo. Kala malimutan na niya yon, tapos na. Kaya lang memory ng soul nadadala kasi. Sir, sabihin nyo lang ako ano ha, kahit mga last few questions na lang kami sir, pa sinakaya naman sa'yo okay. Sir. Okay lang. Alam mo, ito yung mahinintay kong opportunity kasi hindi ko itong ikwento sa mga kaibigan yes. ko. Oo. Para sila sabi lang, ano yun ang pinagsasasabi ko? Ay sir, kwento ka lang ng kwento sa amin. Basta gusto mo kausap, sabihin mo lang sa amin. Dahil we are kasi very ang dami interested. Kong alam, hindi lang ako kasi ano sa religion. Hindi ako nagpa-practice na certain na yung mga LMK, yung ganun. Pero alam ko lahat, including yung mga alien, including yung mga ancient technology, including itong mga kwento ng Anunnakis, different yes. dimensions. Mm-hmm. Ako, nire-reconcile ko hindi lang kung ano yung paniniwala, kundi anong sinasabi ng siyensa. Yun nga, sir. Ako yun rin ang interest ko. Kaya ako, binabalik ka sa Biringan rin. Parang, I'm sure nabasa nyo yung kay Jaime Licaoco, sir. Yung parang, tsaka sa Theosophical Society, sir, I'm not sure familiar kayo, na meron na si Lemuria, si Atlantis. So parang kinoconnect ko sa history yung mga, kung ano yung mga experience ng mga sensitive. Kasi nagtutugma, sir, marami nagtutugma. Kaya pag inisip ko nga, may magandang point si Miss Star nga sa amin before. Sinabi ko, meron kami nakausap from Amsterdam na babae na sensitive. Sabi niya, parang binisita siya ng extra-dimensional being. Pero yun, ang description niya sa extra-dimensional being is parang Encanto na fairy, na matangkad, na smooth na smooth. Ganon din yung sa akin, di ba? Oo, smooth na smooth. Tapos, yung marami nag-usap niyan. No? Yun, sa kanya, sir, kinausap siya, nag-verbalize, pero hindi niya maintindihan. Parang maraming sounds na nag- parang sobrang noise lang siya. Pero in her mind, download. Naintindihan niya. Ayun, download siya. Sabi ko, download. Sabi ko, hindi kasi sila language dependent. Tayo lang naman dito sa 3D. Ang bibigay sa'yo is full information. Ang problem is, paano mo ita-translate into your own language para maintindihan mo. I-share ko lang isang experience ko. Sabi kasi nila, nasa Cambodia, may nagpakita sa akin. Sabi ko, kinausap ako. Sabi ko, nag-hi and hello ako. Sabi ko, sino ka? Sabi niya, galing ako sa gubat. So, mayroong friend ako, hindi mo siya nang babash, parang nang miloso po. At talaga, marunong mag-Tagalog yung espiritu. DH ba yan sa Cambodia? I need to explain na hindi sila language dependent. Thoughts and feelings sa pumapasok. Lahat ng senses mo. Yes, ikaw magta-translate into words. Yun ang problem. So, kung hindi ka marunong mag-filter, maapektuhan yung translation yan. At saka parang salisirat sa kanilang language, ang hirap-hirap kaya. May isang may nagbigay sa akin ng verses ng Quran. Ayun ang pakita sa akin, binati ako. Hazrat El Hajjam. O, tama, di ba? Ano yun? Ba't mo ako kinausap nang hindi kita naintindihan? Ang ibig sabihin ni research ko, Your Honor, ang sabi sa akin. At sinabi yung pangalan niya. Kasi may bit-bit akong verses sa Quran. Isa pala siyang Sophie Saint. Ni-research ko, sinabi niya ang pangalan niya. Imagine mo, nasabi niya yung pangalan niya, ni-research ko, lumabas. El Hasra El Adja. Parang ganding malimutan. Hindi ko na matandaan yung exact words. Pero ganun yung ano. Basta ibig sabihin is your honor. Parang I'm here and hi, this is my name. Ganun ang translation. So di ba kung ganun ang sasabihin sa'yo, di lalo ka natutang utak na, ano yun?
ang binibigay is, yeah, mayroon tao lang talaga na kayang umintindi ka agad. Depende sa ability mo. Oo, no. Tsaka sa training, sir, no? Yes, yes. Tinetrain talaga yun. Same sa mga engkanto. Paano mo malalaman kung engkanto yan, kung higher beings yan, kung lower beings? Oo nga, sir. Paano nga ba? Energy signature. Ah. Kasi pwede yung pagkaganda-ganda, ito pala, low vibrational beings. Wala yan sa itsura eh. Itinan mo kung anong energy signature nila. So mayroong training dyan na, na yung mentor mo, expose ka. Sige, ito ang tikbalang. Yan, pakiramdaman mo kung anong energy signature yan. Uh-oh. Ito naman ang ghost. Yan, pakiramdaman mo. So next time, makita ay ghost to. Kasi naintindihan mo yung energy signature nila. Kung wala kang training, di ko manghuhula, kaya ako gumagawa ka ng journal. Ah, itong energy signature na to, ganito. Uy, maganda yan, sir. Baka yan, sir, pwede mo i-publish yan para sa mga sensitives na gusto mo. Kasi kagaya na, oo. Sa mga kagaya namin na interested, kagaya ni Samren, tsaka nila JM, na parang, yun rin ang question namin, paano malalaman kung, kasi kagaya nun, may magandang kwento sa amin na sa bahay nila, biglang may lumulutang na ulo na may pakpak. Nakita na sa may ilaw, face shape ng ulo, walang facial features, may pakpak na kakabit. Nakita doon nung nanay at tatay niya. Tapos nalaman na eventually, duwende, na playful, na nag-shapeshift. Yeah. Diba? So, hindi mo ma-identify yun, diba? Isipin mo, aswang na ulo, diba? Yun nga, ma-identify. At the same time kasi, wala silang definite, kasi nga, shapeshifter sila, energy being sila, hindi sila physical form. Minsan, ang pinaproject nila, yung image na anong kayang buuin ng utak mo. Ah, yun minsan nga. Minsan, nagtuturo kami dyan ng, may babae dyan, nakita ko rin. Pero sa akin, bakit bata? Bakit sa'yo matanda? Oo. Pero we're pointing at the same direction. Oo. Projection nila na napipick up ng mind mo. Ano ang kayang pick up din ng mind mo? So, minsan, pakaramdaman ko nga, anong energy signature? Doon ko malalaman. Example, ang mga elementals, itong mga uri ng tikbalang, ang duwende, medyo mabigat, mabaho ang amoy, amoy alimuom. Yun ang energy signature nila. Oo. Pagka ganyan na elemental yan. Kapag higher being is very comforting, very light, nagtatrans ka. Para kang pag nagdadasal at biglang nag-connect sa iyong Holy Spirit. Minsan din is yung mata mo mawawala. Ah, talaga? As in, yung mamumuti ka. Tapos nakatrans ka, hindi mo na mararaman daman yung energy signature nila yun. Sabi nakaka-connect ka. So pag fourth dimensional, paano mo nalalaman? Pag higher beings yun, ganun yun. At sa minsan, sobrang pag yun nga, nakaka-connect ako dati sa kanila, pero ang katawan ko is katawang lupa, hindi handa. Natutumba ako. Nagkukumbulsyon ako. Hindi ko kaya ang kanilang presence nila. Sobrang lakas. Ang sabi lang nila, babi nga ng kaibigan ko, kasi kinausap niya pagkasapi sa akin, sabi niya kung higher being ka, ginano niya bakit siya nagkakasakit? Bakit siya nagkakaganyan? Pagalingin mo, sabi nung higher being, the vessel is weak. Hindi kaya kung i-contain yung energy nila. Doon ako nagsimulang mag-meditate, sa pagkain. Ayun, kailangan pure yung katawan din. Kasi kung hindi, parang sumasabog yung katawan mo sa kanilang energy. Hindi sila kaya, hindi compatible. So, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Maganda nga nasabi niyo yun, sir. Actually, na-mention nyo rin yun doon sa isang interview na yung clean living. Parang yun yung ina-advocate nyo with regards to clean living. So. Kasi nga, frequency. Yeah, kailangan sumunod yung katawan mo. Pag hindi kasi, ang taas ng frequency o vibration ng soul ko, pero pag yung katawan ko maiiwan, naghahatakan sila. So parang inaano yung katawan ko. Hindi design yung katawan ko for that frequency. So nahihirapan. So wala akong choice kundi sundan kung ano yung ano. Yung nature ko. Nature or ng ano spirit ko. Yung spirit ko. Merong, sir, baka gusto nyo lang kayo bahala kung tama pag-interpretation namin. Si Sam kasi meron siyang theory na with regards to elementals, sabi niya, para lumalabas ang elementals, kung, yun nga, na-mention mo na nakikita mo sila as iba-iba rin, no? Pero ang theory namin is the closer they are proximity-wise to humans, mas yun rin yung form na anyo na nakikita natin. Oo, kasi kagaya nun, let's say mga tikbalang, masagubat yan, mas iba yung features nila. Pero mas energy lang sila, sir, for you, no? Yung, ano yung tingin mo sa... Bakit iba-iba nakikita ng tao? Kasi is ano, kung paano mo din sila ma-recognize. Example, yung nga sa amin, nagtanong niya sa akin yung lolo ko na matay, bakit matanda siya pa rin nagpakita sa akin? Di ba, bakit pag soul bata na? Sabi ko, sige, kung 5 years old siya nagpakita, makikilala mo ba yan?
Eh, pinaproject lang siya ng image na makikilala mo o marerecognize mo. Yung dalas kaya white lady, baka kasi ang white lady naman is dahil hindi mo kayang makita lahat ng features niya kasi hindi capable yung iyong third eye, gandi ganong kalinaw. So na makikita mo lamang is form. Ngayon kung nakita mo is white, yung mind mo mag-interpret, magsusupply ng details. Kaya nagkakaiba-iba. So yung tinatawag ko na projection ng image nila, ano ang sinusupply din ng mind mo? So that means ang image nila depende ano yung kayang gawin ng mind mo o buuin. Mm-mm. Yun ang susupply niya para ma-recognize mo sila. So tricky yun kasi yes, pwede mag-iba-iba nga ang itsura. Uh-oh. Kaya nga ako, energy signature at tinitingnan ko. Example, yung napakita sa akin sa Cambodia is elemental. Paano ko nasabing elemental? Amoy niya is amoy bagong putol na kahoy na amoy jasmine na amoy lupa. So characteristic ng earth. Ang itsura ng pinroject niya is puro bulaklak ang kanyang ano. Again, mental projection na ginamit niya yun. The same spirit, the same elemental sa may balagbag, Mount Balabag. Ito naman mukhang Japanese. Maputing-maputi ang mukha, straight ang buhok, tapos para siyang nakagawang na punit-punit na kasing laki ng puno ng akasya. Wow. Parehong bantay ng gubat, magkaiba ng ano, ng itsura, ng projection ng image. Uh-oh. Pero energy signature, halos pareho. Kaya lang isa galit sa akin. Kaya pinasakit ang ulo ko. Bakit? Ano nangyari, sir? Ano ginawa mo sa gubat na yan? Kasi inakyat ko yung poles. Doon ako natulog, may istorbo siya. Kasi yung energy ko minsan nakaka-istorbo. Ah, correct. So, hindi ako marunong mag-shielding. Ang sakit ng ulo ko, sigaw ako ng sigaw, pababa ng bundok. So, para sinusundan kayo, sir, or hinaharas kayo, gano'n? Hinaharas ako, hindi. Nagbigay lang siya ng, yun nga, energy, di ba? Ay, sensitive ako. Oo. So, yun, naapektuhan yung energy ko. Parang usog. Ah, sa tao, kaya din naman mag-project ng energy. Pwede kong maapektuhan ng mood mo through my energy. Yung iba, unconscious yung nagagawa, yun yung usog. Bila nagsusuka. Yan, ganun yung nangyari sa akin. Kasi nga, open ako, wala akong shield. Oo. Anong, so medyo kabataan niyo pa yun, sir? Hindi, ano na ako. Matanda. Nakakita ako ng bundok. Yun nga, iniwasan ko sa bundok dati. Pero nangyari pa rin. Bang elemental sa bundok, sir, no? Oo, mga elemental sa bundok. Bantay siya. Imagine kasi laki ng akasya yung babaeng yun na nakalutang. Grabe. Parang, kung makikita niyo talaga, parang, ano to? Again, sa iba, baka ibang itsura niya. Projection nga ng image niya. In energy signature yung ano mo, aalamin kakabisa doon. Sir, last few na lang kung kailangan niyo na, sir. Sige lang. Okay. Sige sir, siyempre kami, yung podcast, siyempre may takutan pa rin. Okay. as much as we want to help and understand part of our ano, part of the stories we want to hear also is yung mga nakakatakot. Sir, so siyempre I'm sure kakaiba na yan kung para makatakot ka, sir. Pero meron ka bang experiences na yun talagang tumatak sa iyo na parang, oh, medyo natakot ako dun, ha? Meron bang ganyan nangyari sa iyo, sir? Bukod dun sa sinapian ako, naikwento ko na yun, di ba? Yung nananaginip ako na merong parang anino na umaamoy sa katawan ko. Tapos ganito siya kalapit. Nananaginip ako nun. Depinil kong gumising. Pag-isip ko nandun nga, imagine mo yung, sa'yo dyan, tas hindi ko alam yung gagawin ko, hindi pa ako marunong. Ayun, yung anong gagawin ko, nasa harap ko mismo yung ano, yung entity na sa akin. Uh-oh. Nagpawis talaga ako, hindi ako makagalaw, kahit malaki na ako, hindi ako takot sa multo, pero yung bagong gising ka, pag dilat mo, may nakaganyan sa mukha mo. Tapos hindi ako marunong magpalis, magdamag niya ako binantayan, tumayo sa gilid ko. Ah, talaga, sir? Oo. So, ang ginawa ko, tumalikod na lang ako. In-ignore mo na lang, sir, para yung advice mo. Ignore na lang. Yeah, in-ignore ko nun. Pero alam mo, pag naunahan ka ng fear, okay, bagong gising ka ba naman, yung aling pungatan ka, tapos biglang may nakaganon sa ano mo. Oo. Thank you, sir. Maraming salamat, thank sir. Thank you din. Maraming thank you. Alam mo, sir, kung may gusto kayong kausap about this, kami, andito lang kami. Kasi, kung may mga question kayo na gusto pang i-explore at kaya ng mga na-research ko na o ano sa dami na nabasa ko. Ano ba, sir, ang in terms of range of interest, sir? Kasi para at least magtanong rin kami sa listeners, baka meron silang range of interest. Anong range of interest nyo? Madalas na tanong sa akin is mga dreams. Kasi marami, okay. Kasi walang isang interpretation ng dream. Gusto ko na itong i-discuss kasi maraming mga misconceptions sa dreams.
Yung iba, pag naninip na patay, baka kalan mamamatay sila, may mamatay, so natatakot. So, gusto kong, discuss siguro natin ano yung mga misconceptions, anong kailangan i-consider sa dreams na ganyan. Isa yan, no? Pwede nga, halimbawa, hindi, ko alam, pwede na nga ating i-discuss to kasi marami dito yung religious. Yung okay science lang, ng, ano, ng, yung sa mga alien. Yes. Ano yan, yung mga Anunnakis na yan. Wala pa nag-guest ako sa kanya na discuss tong aspeto na to. Yung tinutukoy kung sino ba talaga si Lilith, si Adam, Eve, anong technology ang ginamit sa kanila sa Garden of Eden. Alam mo, sir, ito, isisingit ko dyan, yung inakausap namin na light, again, sorry, bringer or light worker, sabi niya, feeling niya, yung amen, the word amen is Amon, which is a black sun. Oo, black sun daw yun, black sun. So, kailan naging good thing? Kasi same concept. If you think of it, if you have intentions and you make prayers to something, di ba? Andun yung intention mo, andun yung prayer mo, ba't ka kaka-intention to pray for a black, for that black sun being or God? So sabi niya, for her, merong tinwist nila yung Bible in the sense na pag nag-amen ka, merong kang ibang dinadasalan. Meron ka ibang binibigyan ng energy. Yeah. Yun nga yung duality, yung polarity. Dalawa talaga lagi yan. So, saan ka nagsiserve? Service for others or service for self? Yung service for self na tinatawag ko, ito yung demon na tinutukoy. So, pareho yan, dalawang entity na yan, is nagkaano sa atin para kanino ka susunod? Kasi kailangan din natin mag-decide anong path yung tutukoyin mo o tutunguhin mo. Pareho yan nagpapakita. Doon lumalabas ang confusion. Itong mga gods na to, magdaling bawa nga ni, ano, ni sa Anunnaki, dalawa, si Enlil at saka si Enki. Mm-hmm. Diyan lumalabas kung sino si yung devil at saka si yun, sa, ano, sa Garden yes. of Eden. Eh. Ganun din yan. Connected yan sa Egypt, yung mga gods and goddesses nila. Dalawang yes. polarity pa rin yan. May mga ritual kami na kahit ngayon, ginagamit pa rin at ini-invoke pa rin itong mga Egyptian gods. Eh. Tinigil ko nga. Sabi ko, ayoko ng ganitong practice. Angel, sige, tawagan natin. So, yun nga, si JJ nga, for me, is one, especially yung, I'm not sure if yung congregation nyo as open as you, pero one of the few Christians na nakausap ko na very open to this. Kasi marami, I mean, I'm not saying na mali sila, pero again, belief nila yun eh, so I respect that. Pero for some Christians talaga, very closed sila, mindset nila into this world, this paranormal, this unknown world na we are coexisting with. Hindi kasi din sa kanila, ayaw din silang maging open sa discussion because of the fear. Yes. Kasi ang inanject sa mind nila is if you deal with this kind of information, no, yung mapunta ka sa impyerno, bawal to. Pero sa totoo lang, may mga active ako at mga pastor nagtatanong sa akin. Ah, talaga, sir? Oo. Eh, hindi sabi nila, hindi ka tanggap-tanggap na sa pero tatanong sila kasi hindi nila ma-explain. Oo. Nagme-message sa akin, meron siyang very active sa church, hindi yung Catholic, mas ano pa sila, Baptist yan. Nagtatanong siya, bakit nakikita ko yung asawa ko? Ay, ang paniniwala namin, na namatay. Oo. Eh, once namatay na hindi na yung babalik, bakit siya nagpaparamdam sa akin? See? Oo. So, hindi kaya ding explain. Kaya lang, hindi nila kayang openly discuss with the members yes, kasi hindi yun ang paniniwala nila. Totoo. Pero may nagme-message sa akin mga ganun. Kaya pag nag-message nga sila sa akin is sabi sa sabihin lang, wag mo lang banggitin kasi minsan pinopost ko yung mga consultation. Wag mo lang babanggitin at baka matiwalag ako. Baka ganito. Ayun. Sana eventually mas maging open talaga. Yun, mag-share lang din ako. Parang yung pinag-usapan kasi natin din, parang sa Catholic din, di ba? Kasi parang sa Catholic is ang nagiging isang question namin sa simbahan is yung Ten Commandments. Which is yung number 2, yung sa pangalawang utos, is binago ng simbahang Katoliko. So, yun yung nagigyan namin. Yung sa pangalawang utos is nagiging conflict kasi ang Katolik is gumagamit ng rebulto na which is yun ang dinadasalan. Oo. Diba? False gods, eh, no? Yung false gods. Yun nga, diba? So, yun yung isa sa mga nag-question din namin mga Katoliko. Bakit kailangan baguhin? Diba? Well, lolip naman yan. Yun kasi... Mahirap eh na mag-religion. Oo, lahat naman kasi ng religion kasi, diba? May mga butas pa rin kasi yes, talaga. Oo. Oh. May kanya-kanyang doctrine, dogma. Ako,
Yeah, pwede kong ipaliwanag yung sabihin mo. Ano paliwanag ang gusto mo? Sa Catholic ba? Kasi dati ako misyonero eh. Pero haba tayo na anong language? Kaya sabi ko na nagsalita ako not as a Christian. Yes. Kundi an open mind researcher. Kaya ganun yung paliwanag ko. Kasi kung sabihin mo Christian na paliwanag tayo, mag-iiba ang tono ng paliwanag. Tapos kung magsabi mo, ah, hindi yan, ayoko makapagtalo, bahala ka. Love lang, love. Mamaya, diba atin na ang kakadun, ano yun, love and peace na lang talaga. Oo. Mm-hmm. Kung ayaw maniwala, huwag. If it doesn't ring to you, just ignore me. But if it rings to you, usap tayo. Baka may na-experience ka rin, may mga katanungan ka. Ganun lang ako kasimpleng kausap tayo. Thank you. Sir, sir, last na, ano yung mga, ano pa yung gusto mo? So, yung Anunnaki, tsaka dreams, para at least, pag may baon ako next time sa'yo, para... Marami sa ano, kaya lang hindi natin pwedeng i-broadcast kasi tatamaan ng ibang religion or ano. Ah, okay. Kasi parang gustong i-correct sana yung, kaya lang tatamaan talaga yung, ano. Sir, kahit private discussion na lang, kasi again, kung may time kayo, sir, okay lang. Kailangan kang kausap dito. Dito. Sir, do you think na parang ito na yung right time para pag-usapan yung mga ganyang bagay? Kasi di ba parang... Yes, kaya nga... Kasi ang dami rin mga question ng mga kabataan ngayon na hindi masagot ng mga magulang nila na ultimo simbahan natin, ang church natin. Kasi nga, alam nilang malilihis eh. Pero kung ano yung talagang dapat na paniwalaan, dapat siguro i-feed na natin sa mga kabataan ngayon. Which is dapat hindi na tayo matakot, di ba? Yeah, magkaroon ng open mind sila. Kasi, bakit sabi mong right time? Oo, naman kasi kung ma-discuss mo ito nun, susunugin ka eh. Yeah. Sabihin sa'yo. Totoo. Eh, ngayon, ibabash ka lang ng konti, pero buhay ka pa rin, di ba? Sabi ko nga, ang vision, kaya ako maingat, hindi yan definite future. Yes, it's just a warning. Kaya hindi mo sasabihin siya, ito na ang mangyayari. Kasi nagbabranch out yan into different realities. Kaya ang dapat ng focus is to pray. And ang sabi ko nga, yung mga nag-intercess, yung mga mahilig mag-pray, is to pray na mag-focus. So ang message is not for everyone. Hindi yan maintindihan ng iba. Kasi nanong ko na yung sagay ko eh. Sabi ko, bakit pa yung mensaheng ginibigay mo sa akin, hindi mo lang sabihin kung kailan lilindol, anong lugar, anong intensity. Pahirapan na pa akong interpret, di ba? Sabi niya, it could be snatched by our enemy. At pwedeng gamitin to spread fear. Hindi yun ang mensahe. Ang mensahe is to spread love and to encourage other people to pray and focus on the opposite of the vision. Yun ang purpose ng vision. Hindi para manakot. Paano mo ngayon i-relay ang message sa common tao na hindi sila matatakot? That is the challenge. Kaya ako napakatipid kung magbigay ng info kasi hindi lahat ng vision ay para sa lahat. Parang hindi lahat ng pagkain ay kayang nguyain. Tulad ng baby, karamihan sa mga tao na bago pa lang sa ganitong information, parang baby. Mm-mm. Gatas pa lang kaya nilang iproseso. Uh-oh. Bigyan mo yun ng karne, impacho ang abutin yan. Same thing sa karamihan sa atin. Bigyan mo yan ng vision o ng warning. Hindi yan makakatulog. Oo. Ako, ito. Pinapakiramdaman ko lahat kung anong reality ang magmamanifest. Mm-mm. Kasi tinitimpla ko yung existing energy o yung collective energy. Kasi ako nga, chinachallenge ko muna lahat ng narisip ko. Kasi una di ako naniwala. By the way, bago ako magkaganito na in-embrace ko ang paranormal side ko. Okay? Hiningan ko muna ang opinion ng mga psychiatrists, psychologists, doctors, so lahat yan inalam ko. Mm-mm. Religious persons, pastors, priest, ang pinaka-open mind, alam nyo, surprisingly, pare. Ah, talaga? May mga pare pala nag-detail sa ganitong subject. Ating mga Jesuits, may mga practices. Jesuits nga daw, oo. Oo, sila nagpaliwanag. Yes, open-minded. Siya nagpaliwanag, hindi ka demonyo, empath ka. Ang ganda naman. May mga saints na nakakahabi nila. May mga saints na nararamdaman nila ang paghihirap ng tao, nagdudugo din sila. Hindi sila para pahirapan, para ipagdasal sila at tumulong. Kasi kung hindi mo mararamdaman, hindi mo bibigyan ng attention ng eksakto kung anong nararamdaman ng isang tao. Pwede kang makarelate. But what if you can feel the exact pain? Di ba sabi ngayon may regla? Oo. Exact pain, maramdaman mo, di ba? Alam mo ngayon gano'ng kahirap. Kayo rin sir, di ba yun rin yung kwento nyo na may kilala ka at nararamdaman mo yung regla. Same case sa amin. Oo, sabi ko, may regla ka. Sabi ko, sa katampusin ko. Ganito pala experience na nire-regla. At least alam mo na. Marerespeto mo na sila. Sir, salamat. Salamat din.
i-post nyo sa tingin nyo. Kasi sabi nga, it's high time. May mga tao dyan open-minded. Kung sa kanila hindi ka tanggap-tanggap message, the message is not for them. Pero may mga taong dapat makarinig na mensahe. Totoo. Yun lang ako. Kaya broadcast it. No problem. Yes, okay. Thank you, sir. Thank you for the time, sir. Maraming salamat po. Po, ang dami namin tutunan. If you didn't learn anything from that, ewan ko na. Thank you, Sir Zernan, for enriching our minds and our souls with your life experiences and knowledge that you shared with us about the paranormal. I know a lot of you listen to the episodes repeatedly, and I think this will be one of those episodes na babalik-balikan nyo. It's a perfect mix of information, theories, and of course, scary experiences. Aside from the overall message of imbibing positivity and helping out others, the way we treat Mother Nature should be ingrained in all of us. Be more aware of how you dispose trash. Avoid polluting our seas, polluting our lands, and be more respectful of the things you may not see. My only hope is that after listening to our interview with Sir Zernan, you come out more aware and more compassionate to your community and to your surroundings. Do you want to discuss this some more? Head over to our Discord server, and we have a shy and quiet community at times, but it's very insightful. I actively participate in discussions that lean towards my interests. But again, there are others there who support and answer questions. If one of these stories triggered a memory or something you've heard before and you want to share it, email us at paranormalsph@gmail.com. Let's see where we can discuss it, or if you want to tell your story. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Please rate and review our shows on Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts, or whatever platform you prefer. Thank you for listening, and stay safe.